Sorry ka. Pero pa kaya mo po maghanap. Hindi mo kailangan maghanap kasi may source ka. Tumigil ka! Dalawang lang kang pinabantayan. Ano ka ba? Amin sir. Amin na. Hindi. Amin na sir. Amin. Talagang deny to the... Pag-uusap tayo sa hindi ganitong sitwasyon, meron akong ipapakita sa'yo para matanginibig ka talaga. Puro ka deny ng deny eh. Nandyan na nga eh. Ang dami CCTV o, ang dami camera. Ang dami pag-uusap. Ilalatag natin mamaya, makikita niyo yung mga ilalatag natin mamaya, tignan natin. Sir, baka na-frame up lang ako sir, nabiktima ako ng... Mga taong ginagalit sa sino? Magsabi ka, sinong galit sa iyo? Walang nang galit sa iyo eh. Ang dami nag-idolize nga sa iyo eh. Meron po sir, marami po nang galit sa akin sir. Idol kita, pero nung nalaman ko, wala. Galit na rin ako sa iyo. Del, tabi niyo to. Tabi niyo to. Yung papel, yung papel. Ilagay ito para may hangin. Ito, dito. Tabi niyo to, para may hangin. Sino ano nito? Sino nga resting niya kanya? Ito sa hiling Ben. Lipat sa gitna, para maluwag. Lipat sa gitna. Ito si Looney, yung ina-idolize na rapper, ano, nakahuli nga siya dito sa Baybas Operation, dito sa isang hotel sa may Polaris, Barangay Poblacion sa Makati. So, sinasabi niya na hindi raw pa niya yung item pero matagal na siya sa surveillance at lumilitaw na kanya nga yung mga item na yan. So, usually mga cushion, push. So, kasama ni Looney na naaresto yung... Yung mga kasama niya, may DJ. Ito yung mga kasama ni Looney. Yan.
kasama sa mga na-arresto ay itong DJ ni LOONIE. Tapos sa kapatid. Ganun siya kalaki the viewers. May bonus siya ngayon 5,000. 26,000 viewers. Ganun siya kasikat. 105. Bonus siya rin 5. Ano? Package. Dito talaga yung dito rin. Mga yan siya ang ganyan karami. So sa mga late viewers, na-aresto yung rapper na si LOONIE na ang totoong pangalan ay Marlon Pero Ramas. Kasama sa na-aresto ang apat na iba pa dito sa isang basement ng parking lot ng isang hotel dito sa Makati. Ang mga nakuha kay alias LOONIE at sa mga kasama niya ay kush, high grade marijuana na kush, at bypass money. Thank you.
Sir, ano kayo ni Leonie? Ano po, nagtrabaho po kami sa kanya po. Ano ka? RM po. Ano? RM po. Ano yung RM? Ano po, nag-assist po sa lahat ng bagay. Event? Sa, ano ka, rapper din? DJ? Minsan, nag-ano po din ako ng lahat po. So, bawal. Sige, salita lang kayo. Para lahat ng gagawin nyo ay magagamit laban sa inyo talaga. Sorry, we're not getting interviews. Okay, okay. Oh, okay. Yun yung kapasitan kasi pinumabi yun. 53,000? Ako sabi ko. May pamilya ka nila. Sinuntok yung isang operatiba natin, sir. Ha? Sinuntok yung PB natin. Yung? Yung pusher kayo, sir. Sino? Ito? Sino sinakta nito? Hindi, dagdag nyo. Sir. Ba? Yung PB kanina, sir, pagkakunta. Eh, CCTV kayo? Ano nga, sir, nakuha namin, sir. Bypass nga eh. Diba? O sige, salita kayo, salita. Ayun ang mga media, parapan. You deny me. You deny nyo. So, ano yung detalye? Ito. David Rison. Nine. Oh,
ng 1 million? Ay, wala. Yan, nakalait kasi siya sa 3 million. Marlon, do ka. Mas TV naman. Ay, boy. Ay, ito, dyan ka. Saan yung mga naka, mag-resa ka ng ticket na? Sir, galit. Naka-best siya. Nakadot sa may CCTV. Okay, tabi tayo. Ano, Teddy? Yan, sa gitna. Sir? Atras tayo. Hindi ko memory sa pangalan. Check. Saan na ba? Okay. Tablet lang. Okay. Okay. Gato ka na. Sige sir, pa-initial po. Paano natin na-aresto si Looney at yung mga kasama niya? Yes. Almost 1 month na namin sinusubaybayan lahat ng mga gigs niya. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Actually, malapit ito sa kanya, kay Looney, no? Itong si Marlon. So, from there, nakuha namin yung informasyon at doon kami nagsimula ng mga kung ano yung mga susunod na gagawin. Then, na continuous na binibigyan kami ng mga informasyon kung saan yung mga susunod na gig niya, kung sino yung mga kasama niya, kung ano yung mga sakyan niya, at kung ano yung sistema nila. So, infinite lahat sa amin yan. Then comes, dung bago magkatapusan ng August, nagkaroon siya ng gig dito sa Makati, at pinuntahan ito, pinuntahan ng mga operatiba natin. Yun na yung mga karoon ng contact sa kanya. So, na-confirm at na-validate ng mga ating operatiba ng SDEU yung kanyang mga activities. But during that time kasi, hindi pa prepared yung studio. So, hindi pa namin na nakukuha lahat ng impormasyon na makuha namin para isagawa ng isang bypass.
noong September 7, karon ulit siya ng isang gig dito sa Makati, no? Hindi namin siya subaybayan dahil biglaan na binigay sa amin yung impormasyon at hindi kami nakapag-prepare. Ngayon, meron siyang activity dito ulit sa Makati. Kung makikita nyo, puro Makati ang ano, dahil tumutugma ito sa lahat ng impormasyon na binigay ng ating informant na karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati. At isinasabay niya yung kanyang pag-distribute ng mga ganitong klaseng kontrabando, itong kush na ito, itong high-grade marijuana na ito. So, nung nalaman namin, ikinasa namin itong bypass operation at nagkasunduan, meron silang usapan. May makikita niyo mamaya sa mga usapan sa cellphones at saka ano, na pinag-prepare kami ng 100,000 na halaga dahil yun ang kapalit ng kanilang bibigay na marijuana na kush. So, dumating yung oras, dito ang usapan, dito sa building na ito, at yun nga, isinagawa itong bypass operation para magkaliwaan lang. Then from there, dahil alam na namin lahat ng information kung ano yung style nila, ano yung sistema nila, so we were, sinigurado namin na may dala-dala siya bago namin inabukukan, at yun nga, yung kaliwaan ay isinagawa na kagad itong pag-uwala sa kanila. Balik, during gig ba ang bentahan o bago mag-gig? Paano ba, sir? Merong kami mga information na isinasabay ito. Ginagit siya before, or during, or after. Itong nangyari ito before the activity na sasagawa niya dito sa Makati. Kasi dumating sila, nag-park sila dito, ito yung kanyang sakyan, yung Subaru na kulay red. From there, lumabas sila. Dumating niya ating operatiba na mga puso buyer at nagkaliwaan ito. Ito yung ating mga hinanda na bypass money. Yung iba dyan, budel money. At ito yung mga nakuha natin sa kanya. Ito yung sistema niya, no? Nilagay niya itong mga item dito sa loob. Ang nakaganda. So, siniksik nga itong 15 sa chase na ito. Itong mga 15 keybots na ito ng mga push. Dito sa maliit na kahon. At yung kahon ito, pinagod na parang higalo. So, nung inabot itong pera, at inabot na rin. More than a month. Almost siguro, mga 3 months na nangisip. Prepare kami sa mga impormasyon at very reliable sabi na nila yung pauubos na yung mga tao wala na matira. Nanlaban pa raw, sir? Nanuntok pa raw? Isa sa kanila ay nanlaban itong nagsunturan yung puso buyer dahil nung sinabing dumapa na pinapadapa sila, siguro hindi nila akalain na ang transaction nila ay isang pulis, bigla sila nasuntok niya yung ating pulis. Isasama na rin natin ito sa kakasa natin. Yes, nakakasama ng loob dahil personally kilala ko yung tao. Maraming nag-idol sa kanya. Meaning, madali siya makahikayat ng mga nag-a-idolize sa kanya. Dahil sasikat siya. At talagang napanood ko itong mga ibang, at narinig ko itong mga kanta niya, ay talagang magaganda ang ano. Yun nga lang, ay nagamit na sa ibang nga. Kaya hindi natin alam na meron pala siyang mga activities naman. Sa mga artist na katulad niya, sir, anong pinagbibigay? Yes, meron naman tayong mga listahan sa kanila. So, sinasabay-bayan din sila. Kumukuha lang tayo ng timing para magawan din natin ng action, tamang action para sana. Ito, tama lang ito para hindi na, lalo na dito, kasi karamihan ng gig ni LOONIE ay nang ginagawa dito sa Makati. So, may mga text conversations? Yes, may mga conversations tayo, papakita namin. Hindi namin lahat ibibigay sa inyo, pero during the inquest, inalagay namin na kung paano nagsimula, kung paano na yung pagkilala. Meron kami mga pictures yung sa mga gigs niya, yung mga previous, kasama siya. Okay, sir. Pwede ba natin... LOONIE, pwede ka ba ma-interview? Bigay mo naman side mo. Sige, lapit ka rito. Pwede mo i-deny, sige. Lapit ka rito. Ano ba na... Lapit ka rito para ma-ano. Sige. Okay lang. Abogado namin dahil bigla po kami...
Ang pupuntahan po namin pa sa kanila. Yan ang pagkakalam po. Sino ang kausap po? Kinasol. Sino ang kausap po? Sino ang kausap po para pumunta dito? May nag-message po sa akin. Si Dubria. Sabi niya na may nag-idol daw sa kapatid ko. Birthday daw. Kaya mo doon. Siksikan. Pinost ko po sa Instagram account ko. Nag-react yung mga tao. Sabi nila, nakikita kami po sa birthday daw at 6 PM. Pero meron siyang radio interview. So na-late kami. Kaya pag nakita namin dito, sabi niya meron na doon VIP party. Papa-retreat ko po yung phone ko. My phone is with you guys. Hawak saan, ng saan? Hawak ng tao nyo. Nasaan? Yung baby siya nila pa lang nakalang. Hindi, yung cellphone daw niya na yan. Hindi siya gumawawala yan dyan. Hawak-hawak? Yes, yes. Yes. Nakapost po yan sa kahit social media naman yan, makikita naman yan. Maririkit natin nila. Nakapost po yan sa social media account ko. So positive na nagpunta kayo dito. Cancer patient, leukemia, Sean yung pangalan niya. Tapos pagdating namin sa parking lot, bigla na lang kami tinuyog ng mga 20 to 30 guys. 20 to 30, hindi aabot ng 20 yan. Hindi aabot ng 20 yan. I don't know. It's an estimate. Yeah, sure. Ang sakuling sa report ng mga tumawag sa inyo, sinasabi nga ang pupuntaan ko ni Looney ay isang bahay. For now, I cannot say who's that kasi we're all disoriented sa mga nangyari. Pero we're very honest, we're very clear, God's our witness. Pupunta kami dito para sa ang birthday ng my leukemia patient. My friends, my followers on Instagram know that. I posted that Facebook. Pero aminado ka na gumagamit ka, di ba? Sabi mo kanina, na gumagamit ka ng marijuana. Active na po ako. In some instances, pag may mga out of town, yun ba, nasa mga dagat, Pero, kailan ang last? Gumagamit ka. Siguro po nung nasa dagat po. Sir, sino yung sinasabi mo mga galit sa'yo? Para Kaya sabi kanina, may mga galit sa'yo. Enough na po ng interview. We will talk to our lawyers first kasi hindi pa namin sila nakakausap. And naka-media na, wala pa kaming lawyers. Wala pa lawyers. Our rights have not been, you know, respected. So, it's your choice. It's your choice. Let's stop the interview. Let's just stop the interview. Thank you. Wala pang marking. Nakabili na kayo? Meron siya. I-ano yan na para yung pipirma sa inventory niyo para makalit mo siya. Isa siya yung chairman. Sorry? So ayon sa Makati PNP, dumaan sa matinding surveillance ang grupo ni Looney bago sinagawa itong bypass operation. Ilan sa mga nakuha sa kanya itong high-grade marijuana, tinatawag nila na kusyo, no? At saka bypass money na abot nga sa 100,000 pesos. Nangyari ito sa parking lot ng isang hotel kung saan daw ay may imi-meet na isang cancer patient sana si Looney at ang kanyang mga kasama. Pero naganap na nga yung bypass operation at nahuli na nga sila, no? Si Looney at ang apat niyang kasama ang mga na-arrest, including yung driver niya at ang babaeng to, yung pabay-pay. At yung DJ, sabi DJ at mga kasama niya sa trabaho na dalawang nakaipin. Thank you.